tatay mo. Ano mong gagawin natin ngayon? Sigurado, maiinip lang tayo kapag hindi tayo umalis. Hindi maghahanap tayo ng trabaho. Trabaho? Eh, sinong kukuha sa atin? Ang tatanda na natin. Basta, nakakahiya na. Pabigat na tayo dito. Buka natin. Sige. Baka nga naman may kukuha sa atin. Oh, pagkaan niya. Salamat, friend. Mabertin. Ang gola na oras kayo mo eh. Mabertin, inabot na po kami ng madaling araw eh. Marami po kasi kaming pinuntahan. Saan naman kayo nagsusuot? Ha? Dati-rati kayo lang ang pinuproblema ko. Ngayon, nadagdagan pa. Alam niyo, sa totoo lang, ewan ko ba? Sa totoo lang, gusto ko na kayong paalisin dito eh. Kaya lang nahaawa ako sa inyo eh. Kasi alam ko, sigurado, kapag umalis kayo dito, lalang mapapariwara ang buhay niyo. O sige, ganito na lang. Pag aalis kayo, sasama ako. Para makasiguro kung wala kayong gagawing masama. At saka maipagtanggol ko kayo kung kinakailangan. Sige po, Mang Berting, kung yun po ang gusto niyo. Berting, huwag ka nang mag-abala pa. Eh, alam naman namin, marami kang ginagawa dito eh. Habang nasa puder ko kayo, responsibilidad ko kayo. Dahil hindi kakayanin ang konsensya ko na may mangyari sa inyo masama. Sige. Kung yan ang mas mabuti, pero huwag ka na mag-alala sa amin. Number thing, may sasabihin po sana kami sa inyo. Ano yun? May trabaho na po kami. Doon po sa may Binondo, sa may Estero. Eh, waiter po kami doon, saka yung iba po, dishwasher, saka cook. Oo, buti yan. Kaya lang, magdobling ingat kayo, ha? Malapit pa rin sa kapo yan. Baka mamaya, matsyan po ang kayong mga kaaway nyo, mga polis. Opo, Berting. Magdodobling ingat po kami. Mamaya po, baka magpaalam kami sa inyo para pumasok. Kami rin siguro, Berting. Maghahanap muna kami pagpakakitaan. Makakayaman, nandito kami. Wala man lang kami maibigay sa inyo. Pagkakakitaan? Alam ko na yan. Gagawa na naman kayong kasamaan sa kapwa, no? Berting! Baba naman ang pagtingin ninyo sa amin. Maghahanap nga po kami ng trabaho. Subukan namin lumaban ng patas. Totoo ba yan? Ha? O sige, ganyan na lang. Sasama ako sa inyo mamaya sa paghahanap ng trabaho, ha? Sige. Kung talagang wala kang tiwala sa amin, samahan mo kami. Paano, Tanggol? Subukan mo nang manghiram ng pera kay Mang Berting. Mamaya na lang, kapag hindi na may tangulo. Ali, pwede magtanong? Dito ba nakatira si Monique? Ah, si Mokang! Ayan, oh! Diyan nga ata siya. Mokang! May naghanap sa'yo! Monique! Oh! Mama Janet! Sige, pasok ka! Ay, Monique! Mama Janet, mabuti na lang yung bahay namin. Eh, nagtanong-tanong ako, siyempre. Kasi ba? Kaya sensya na po kayo, ha? Oo. Kumusta ka na ba? Ha? Kumusta na tatay na? Wala pa rin pagbabago, eh. Hindi pa rin ho bumubuti yung lagay ni tatay, kaya...
Kailangan na po siyang operan. Solved na yung problema mo! Monique, natatandaan mo si Sir Alberto. Bibigyan ka doon niya ng malaking pera, makasama ka lang. Monique, paliw na paliw sa'yo yung tao. Bibigyan ka niya kahit magkano. Malaking pera, makasama ka lang. Mama Janet, kasi sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung kaya ng prinsipyo ko eh. Prinsipyo? Kung papadala dyan sa prinsipyo mo. Wag. Si Sir Alberto, sa yaman niya, barya-barya lang yung pangangailangan mo para sa operasyon ng tatay mo. Ano na sa tatay mo? Langgaban mo na! Monique, sa dinami-dami-dami talaga ng na-manage kong babae sa bar, ngayon lang ako naka-encounter na talagang baliw na baliw sa isang babae. Si Sir Alberto yan. Isipin mo na lang para sa tatay mo. Ha? Ito na yung makakasolve sa lahat ng problema mo. Good morning po. Hi, good morning. Kain na. Good morning po. Oh, Hamil. Sige, upo na. Oh. Magtatapos na to. Marites, matagal pa ba yan? Ito na, ito na. Hamil. Sumilip ako sa kwarto, ah. Hindi pa ba kumukontak sa'yo si David? Hindi pa nga po, eh. Kagabi po, tawag po ako ng tawag sa kanya. Eh, hindi po siya sumasagot eh. Ano bang trabaho niya? Panggabi ba siya? Eh, nag-aahente ng kotse. May nag-aahente pa lang panggabi. Eh, hindi ba nga may nabalita nung makalawa? Merong ahente ng kotse na nakipagkita dun sa nagpapanggap na buyer. Ayun, kinarnap yung kotse niya. Pinatay pa yung ahente. Ha? Noy, ano ka ba? Huwag naman ganyan. Kikinikwento ko lang naman ang nabalitaan ko eh. Noy naman, nagtatrabaho yung bata. Alam niyo namang mahirap magbenta ngayon. Siyempre lahat ginagawa ni David para makapagbenta at magkaroon ng komisyon. O so siguro, may meeting o may training kaya ginagabi. Yan, ganyan. Hindi yung magkukwento lang. Dadagdagan mo pa yung pag-aalala namin. Ito naman si Kuya. Alam naman niyang nag-aalala ko pag hindi siya umuwi. Tapos ito na naman yung ginawa niya. Sige, Camille. Kain na. Ay, Igor. Kain ka na. Hindi pa umuwi si David? Hindi pa eh. Hindi pa rin nga kumakontak kay Camille eh. Hindi mo man lang inalam kung saan siya mismo pupunta. Sino bang nanay nun? Hindi ba ikaw? Alam ko. Nag-usap nga kami ng anak mo eh. Basta wag ko raw siyang tatawagan o hahanapin ko sakaling gabihin siya. O Rigor, yung anak mo naman pala ang nagsabing wag siyang hanapin. Mabuti pa, kausapin mo yung anak mo. Dahil sa'yo lang naman nakikinig. Wag yung laging si Marites ang sinisisi mo. Bakit? Si Marites lang ba ang magulang niya? Tinding. Hindi ba tatay ka rin? O sige! Labas mo na naman yung mahaba mo! Tingding, tama na! Tingding! Rigor, ang punto lang naman ni Tingding, huwag na natin dadagan yung gulo dito sa bahay. Kausapin na lang natin si David. Ayoko yung pakiramdam na para tayong mga bulag na parati nag-aalala sa kanya. Di bale, kakausapin ko siya. Siguro nagpapakitang gilas lang yun doon sa bago niyang pinagtatrabahuhan, kaya lagi nag-overtime. Hindi na. Ako kakausap sa kanya. Alam ko kung paano kausapin yung anak ko.
Ramon. Nandito na ang doktor para kumuha ng DNA ng anak mo. Hindi ako maniniwala ang anak ko yan nang hindi ko nakikita ang resulta ng test. Sige, ilabas siya, bata. Bitawan niyo na po ako. Gusto ko na pumuwi. Kamusta tulog mo? Tinanong niyo pa ako. Paano po ang makakatulog niyan? Di ko nga pumapikit yung mata ko dahil sa takot eh. Baka kung ano mangyari sa akin. Masanay ka na. Kapag napatunayan na ikaw ang anak ni Boss Ramon, tandaan mo, dito ka na matutulog, dito ka titira. Eh yun, kung talagang anak ka nga niya. Sige. Sir, ayoko. Babayan. Sir, saan yung dadalhin, sir? Sir, tama na. Wala namang ginagawa masama sa inyo, eh. Paupuin nyo. Open your mouth. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.